ating ilagay ang hinimay din kami ng patis. Ako ng sibuyas, pero dinhalin ko. Ayan, so tanghuan, ayan. Kung ano, itlog, 5 piraso. Another day, another simple ang lulutuin namin ulit. Ito ang mga ingredients na gagamitin namin. Sibuyas, bawang, 1 pirasong North Chicken Cube, paminta, dahon ng sibuyas, repolyo, at hiniwa na din namin ito, patis, ito naman yung sotanghon, 2 piraso, at ito ay binabad na namin. At gagamit din kami dito ng atsuwete, ayan, binabad na din namin, at tinanggalan ng seeds. Gagamit din kami dito ng 5 pirasong hard-boiled egg at manok. Ito naman yung napakuluan na namin. At syempre gagamitin din namin yung pinagpakuluan ng manok para sa sabaw. Ito. Ayan. Napakasimple ng mga ingredients. Kaya naman pwede natin itong simulan lutuin. Maglalagay muna kami ng mantika at paiinitin muna namin ito. Mainit na ang mantika. Una namin ilalagay ang bawang. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo unahin, kung bawang o sibuyas. Sa sobrang init ng mantika, napakabilis ito naging golden brown, kaya naman pwede natin ilagay ang sibuyas. Sa puntong ito, pwede natin ilagay ang hinimay naming manok. Maglalagay na din kami ng patis. Saka paminta. At saka atsuwete. Paglagay na rin tayo ng dahon ng sibuyas. Pero mamaya na natin lalahatin yon. Actually, yung ganitong luto, ano yan, tuloy-tuloy na rin yan kasi napakuluan na naman namin ng manok. Pero ang gagawin natin dito is, siyempre, kailangan natin lutuin pa natin to ng mga 1 minute din saka natin ilalagay yung iba pang mga ingredients. Takpan muna natin ito. Napakuluan na namin to ng 1 minuto. Haluin muna natin. Ayan. So, hindi naman nanikit. Kulay pa lang, talaga naman nakakatakam na, di ba? Then ilalagay na natin ang chicken broth. Ito yung pinagpakuluan ng manok. Damihan natin yung sabaw. Ayan. Then lagay natin ang North Chicken Cube, 1 piraso. Yan, ilagay na natin ganyan. At magme-melt naman yan at hahalong maigi dito sa ating sabaw pagkulo. So ayan. Takpan muna natin ito at hayaan natin na kumulo at medyo kailangan na natin din laksan ng ating apoy para mabilis itong kumulo. Kumukulo na. Ngayon naman ay haluin muna natin ito. Ayan, para masiguro natin na yung nilagay natin ditong ano, ang tawag ito, North Chicken Cube is talaga nag-melt at nag-mix maigi dito sa ating sabaw. So ayan, so hindi muna tayo magdadagdag ng pampaalat kasi mamaya lalasahan muna natin yan. Kasi baka mamaya mag-over tayo sa alat. Ngayon naman ilagay na natin itong sotanghon, ayan. Ayan mga, ano, mga dapat ang gagawin nyo is ibababad nyo muna itong ano, itong sotanghon sa tubig. Ayan, para malambot. Then halu-haluin natin katulad ng ganito. Kaya dinamihan namin yung sabaw para masabaw talaga itong sotanghon. Kasi pag konti yung sabaw na inilagay natin dito, i-absorb pa ng sotanghon yan eh. Hanggang sa matuyuan, para kayong kumakain ng pansit. So ayaw natin mangyari yung ganon. Then next step na gagawin natin dito is pwede nating ilagay ito lahat. Ito mong ating dahon ng sibuyas. Ayan, pampalasa din yan. Hindi lang yung design. Magbibigay din yan ng
masarap na lasa tsaka aroma. Ayan. So ngayon naman, hayaan ulit natin ito na pumulo. Pagkulo nito, saka natin ilalagay iba pang mga ingredients. At titikman na din natin ito. Takpan muna ulit natin. Kumukulo ng maigi. Haluin muna ulit natin ito. At ang ating sotanghon ay luto na din kaagad. Ayan. Ang ganda ng pagkakaluto. Then, lagay na natin itong itlog, 5 piraso. At hiniwa na din namin ito para mag-add ng flavor. Kesa ilagay natin ang buo-buo. Diba? Para yung pinakapula nito is humalong maigi dito sa ating sabaw. So, ayan. Nasubukan nyo na rin ba yung ganito? Pwede kayo maglagay ng chicharon, ha? Paapawin natin ito sa sahog. Yan, lagyan pa natin ito, repolyo. Pwede na kayo maglagay ng hotdog. Alam niyo sa puntong ito, pagkakalagay natin ng repolyo saka itlog, pwede nating itlog at repolyo, pwede natin tikman. Kulang pa sa alat. Hindi na patisang ilalagay namin, kundi asin. Ayan. Insaktong dami lang ng asin, huwag naman yung sobrang dami. Yan ang masarap sa sotanghon, yung full pack sa sahog. Diba? Lalo na kung nilagyan namin ito ng chicharon. Okay. Ayan, pwede na ulit natin itong tikman. Ako sa kakadaldal natin dito, kakahalo, luto na din kaagad yan. Ayan. Kuha na ang lasa. At luto na din ang ating napakasimple at napakasarap na sotanghon na nilagyan namin ng atsuwete, repolyo, at saka itlog para maging full pack at maging special. O diba, kahit simple yung ating niluto pero ginawa nating special. So ayan, kung nagustuhan nyo yung niluto namin, huwag nyo sana kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips sa siguradong makatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.